kasama sa mga tagahanga ni Bel Mariano, Donbel Donato, Donnie Pangilinan. Kasi meron lang tayong konting update kasi yes, so sa mga nakaraang podcast natin, binabalita natin sa inyo na magsasama ulit sila sa kauna-unahan nilang series. O, di ba? Pag sa mga pagkakataon ito, eto na nga, may nag-chika na sa amin na, anong tawag dito? Na, nasaan na ba yun? Mm-hmm. Gumugulong na daw ang Can't Buy Me Love. Yung ba yun? Hindi yun. Ito yung title ng kanilang bagong series, Prime Time. Oy, magpa-prime time na mga baby! Congratulations! Binilitan na namin sa inyo to. Pero siyempre, ang ngayon, dadagdagan na lang natin ng konting sustansya kasi nga, may mga photoshoot na, may mga ilang eksena ng kinukunan. And then maganda dito, nag-workshop sila. Isipin mo yun ha? Kahit mga maraming beses na silang gumawa. And in fact, si Bel nga na-nominate pa dun sa isang pelikula na na-nominate siya sa Luna yun, ano, sa Film Academy Awards. Ano, yung ginawa nilang pelikula ni last year na hindi ko pa natatapos panoorin dyan sa Netflix. Na nasa Netflix na. Sa dami ng mga pinanunood ko, pasensyahan ako ng mga Donbel, no? Na, nasaan na ba yun? Sandali lang, ha? He's into her. Hindi yun. Andito, ang haba talaga, eh. Aha, eto. Iba yan. Yung collaboration niya yan, eh. Talagang habang nagkakalkal ako dito. Yun, Can't Buy Me Love nga, ito na yung sinushoot nila ngayon under director May Cruz Alviar. Yan, oh, di ba? Mamaya ko ikukwento ko ano niyan. Is into her, love is colorblind and inconvenient love. Paulit-ulit na ko, love is love, oh, well, basta love and inconvenient love. Dito nga nakakuha ng nominasyon itong si Bel Mariano para sa kategoryang best actress. Why not? I-push natin yun. As in push. Yun na nga, pakilig lang dahil actually this is not your usual na pakilig na series kasi although syempre doon iikot ang romansa, kumbaga yung doon nakapeg, pero ang ganda ng mga roles nila kasi ano, gaganap sila dito bilang si Bingo and Caroline. Caroline daw, oh! Si Donato or si Donnie Pangilinan, siya si Bingo, si Caroline. Isa siyang isa siyang karang Chinese ang karakter niya rito, eh. Diba? Ano ba yun? Nasaan na ba yun? Nawala na naman ako. Yes, itong series na to, tama. Si Donnie talaga. Dali lang, nawala ako. Yun. Si Bel, gagampanan niya si Caroline. Isa siyang Chinese mula sa isang mayamang pamilya. Traditional na Kachikawa. Para yung sa dahil sa yun, no? Na Chinese series natin. Na tinatawag natin si drama. And si Donnie naman, si Bingo. Isang hardworking guy na galing naman sa pobre. Parang Romeo and Juliet na mahirap at mayaman. Ano? Pero ang paniwalaan na lang natin na ang galing-galing nitong ano. Kaya na-excite siguro si na direct May Cruz Alviar kasi nga ito yung mga panahon na alam mo yon, mga rom-com na amang nagbibida na yung mga kagaya na ni na Donbel, na siguro naman na nila sa mga Ate Bea, Ate Sara nila, Kuya Chan Lloyd nila, etc. Na hindi lalo pat ABS-CBN hindi pumapalya sa aspetong yun or sa puntong yun na nagpapakilig sila sa atin. So, ang ganda lang kasi balancing ngayon ang takbo ng mga career ng dalawa. Si Donnie nga may sarili rin naman siya mga proyekto. In fact, malapit nang ipalabas yung pelikula na kasama niya yung kanyang nanay. Tapos si Bel naman katatapos lang ng kanyang malaking concert diyan sa New Frontier. Tapos nag-birthday pa. Pagkatapos ano yun, may nagkaroon pa siya ng collaboration yung ano doon, yung ginawa niyang ano tawag dito, collaboration na wala nang iba. Ito yung collaboration niyan sa bandang December Avenue yun. Na tinatangkilik at hit ngayon sa mga kabataan, sa mga
anak namin, sa mga anak namin. Kasi nakakatawa kasi panuorin ng mga ganyang bagets kasi nararamdaman mo bagets ka rin. Ano? So yon ang update natin nga, meron silang sinushoot na Can't Buy Me Love series, kauna-unahan ito, malapit itong very soon ay sinasabi namin na sana ay makapanayam natin sila kasi minsan nakapanayam na namin yan si Bella at kinikwento niya sa amin na nakita namin talaga kung gaano kabisi itong batang to, alam mo yun, na parang doon na talaga napakaano, no, 'di ba, nandoon ka sa makeup room doon 'di ba, na napakatahimik lang siya, tapos kahit mini-makeup pa siya, kung pwedeng hingan mo siya ng birthday greetings, hingan mo siya ng ganito, gagawin niya kahit may ano siya, ganun siya. And sa nabalitaan nga namin na parang workshop tungkol doon sa mga karakter nila bilang Caroline and Bingo dito sa Can't Buy Me Love, you know, nag-aaral mag-Chinese, pagkatapos yung nagbabasa ng mga pinagbabasa sila nung ano, tsaka yung mga look nila na parang modern Chinese, na although traditional, alam mo yon, yung modernong panahon ngayon na nakikita natin yung mga kapwa natin, mga Pilipino, pero ito pure Chinese kasi ang role na gagampanan dito ni Caroline, kasi ano yung challenge sa kanya is iba sa mga lahat ng ginawa niya. So hindi ka naman magtataka, and hopefully siguro paglabas nitong episode na to malapit na rin yung Luna Awards, kung saan sabi nga natin kanina na nominate siya dun sa Inconvenient Love na ginawa nila ni Donato or ni Donnie Pangilinan last year, and hopefully yun din ang maranasan naman ni Donnie sa mga susunod niyang ano, kasi si Donnie kaya nga nagsuswak yung kanilang chemistry, kasi hindi ko man na pwede sabihin si Ben lang yung nagdadala, no, kasi ang ganda nung nagiging kombinasyon nila pag humaharap na sila at umaarte na sila on screen, kasi kaya nagiging magaling ang bawat isa or ang isa't isa dahil sa kontribusyon ng bawat isa. Ano, parang ganun, hindi ba redundant yung sinabi ko? Tama naman. Kaya nagiging mahusay si Belle dahil kay Donnie. Nagiging mahusay si Donnie dahil kay Belle. Pag yung pag-uusapan natin yan kung paano nila tayo o paano nagtatranslate sa ating mga TV screen or sa ating mga movie screen ang kanila mga presence, di ba? Yun ang ibig ko puntukuyin. Huwag naman kayong mambash. Charot! Yun! At dahil dyan, nabayanan po natin na yung mga iba pa nating update sa kanila. Congratulations at sa lahat po ng mga tagahanga at supporters po ng Don Bell, Bell Mariano at saka ni Donnie Pangilinan. Thank you, thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Unbetnabos po. Nagsusulat po ako sa Bulgar, sa Hataw, nagko-contribute din sa mga iba pang mga pahayagan, pero yung column kong dalawang yon, plus meron po din kami Maritas University, and of course, ang mga sponsors po namin na walang sawang, tumatangkilik, at patuloy po tumataguyod sa amin. Thank you very much.